Isa sa pinaka-successful comics illustrator sa local comics, si Marty Santana. Sa dami ng kanyang mga naidibuhong obra at nakatandem na mga comics writer and novelist. Ganun man, hindi ganoon kadali ang pinagdaanan niya at kailangan talaga niya ng hard work bago niya nakamit ang kanyang katayuan bilang pinakaabalang dibuhista sa Philippine Comics. Ayon kay Mr. Sil Evangelista, editor ng Benipayo Publication, noong 1960s, sa kanya raw nagsimula si Mar Santana. Ipinakiusap daw sa kanya ni Quirino Mateo si Mar Santana sa Benipayo at napansin daw ni Mang Sil na kapag break time ay drawing ng drawing si Mar Santana at halos walang sinasayang na sandali para ma-practice ng gusto ang kanyang kakayahan sa pagguhit. Nang makita raw niya na may patutunguhan ang pagdidibuho ni Mar Santana, sa kanya ito binigyan ng script para iguhit at dito na nagsimula ang illustration career ni Mar Santana. Dahil noong 1961 ay mas mababa lang ang kinikita ni Mar Santana kumpara sa ibang dibuhista, siya na raw ang nagbigay dito ng idea para mag-resign sa Benipayo at sumubok sa mas malaking comics publication gaya ng Ace at Gazi, and the rest is history. Nabigyan naman siya ng break makapagdibuho sa Ace Publication at mga short stories ang kanyang mga iginuguit dito. Nang iba ay nalathala sa Kinkoy Comics noong 1963. Nang lumao, nagdibuho na rin siya ng mga nobela sa Gazi at nakatandem niya si Ramon R. Marcelino sa nobela nitong Anak ng Gangster noong 1965 at nasundan pa ito ng Darmo noong 1966 na pawang sa Holiday Comics nalathala. Nagkaroon din siya ng chance ang makatandem si Mars Ravelo sa nobela nitong Garuda na nalathala naman sa Liwayway Magazine noong 1965. Iginuwit din niya ang Goyo ni Ravelo na sa Aliwan Comics naman nalimbag. Dito na nagsunod-sunod ang mga nobelang iginuguhit niya katandem si Mars Ravelo. Sa nobela nitong Ako'y Tao, May Dugo at Laman, Hudas sa Hudas, ay nagkasama rin sila at naiguhit din niya ang Lastic Man na unang naidibuho ni Bir Aguirre. Sa Atlas Publication na dating Ace Publishing ay pumatok sa comics readers ang nobelang Cleopakwak na pinagsamahan nila ni Ramon R. Marcelino na nalathala sa Filipino Comics noong 1969. Naisalin din ito sa pelikula. Ito ang lalong nag-trigger para umangat pa ang illustration career ni Mar Santana to the point na naging in-demand siyang comics illustrator mula 1970s hanggang 1990s. Maging sa ibang publication gaya ng Affiliated, Ace Publishing, Adventures Illustrated Magazine, Counterpoint, Rex Publishing at iba pa, ay nagbahagi na rin siya ng kanyang mga larawang guhit. Nagdibuho rin si Mar Santana sa Gospel Comics ng CFA kung saan marami rin siya ditong naibahaging mga larawang guhit. Bilang isang writer-novelist, marami rin siyang kinatha at iginuhit na obra. Ilan dito ang Kaluluwa ni Opong, Aquatica, Babae Kang Pinagpala, Big Boy Pinoy, Dagit, Ewing, Purse 5, Invincible, Kamao, Nilikha, Opelia, Matandang Dalaga, The Brown Ninja, Batong Kristal, at marami pang iba. Ilan sa mga comics writer-novelist na nakatandem ni Mar Santana bukod sa mga nabanggit ko na ay sina Antonio S. Velasquez sa mga kwento ni Kenkoy, Pablo S. Gomez sa Malbarosa, Elena Patron sa Ju Mar, Greg Igna de Dios sa Rimpampanita, Vic J. Poblete sa Monstro, Hilda Olvidado sa Babangon Ako't Dudurugin Kita, si Rod Santiago sa Bad Boy, Nerissa Cabral sa Ang Heredero, DG Salonga sa Sugo sa Tondo, LP Calixto
sa Bobby Rosa, Pat B. Reyes sa Stupid Cupid, Soyla Meneses sa Mga Manggagaway, Jerry Reyes sa Dave Cruzado, si Mike Tan sa Bulong ng Hangin, si Virgilio Blones sa Pamela, si Jim Fernandez sa Angkan ni Suma, si Pablo Baltasar sa Teresa del Mar, si Rick Aquino sa Manta, si Joey Martinez sa Verbo Anghel Mistico, Anino sa Dilim ni Rene Villaruman, Anak ng Hapon ni Narciso Morales, Didi Promdi ni Rene De Los Santos, Estelita Adriano sa Old Passion Lisa, si Dave Brudet sa Elvis Cotso, si Nerdy Cruz sa Nonoy Praning, si Domi Abrigo sa Batanggenyong Kabiteño, si Nicky Astronomo sa Lagablab, si Roger Santos sa Raquel Vergara, si Paul Santos sa Helenburg, si Jun De Leon sa Tagis, si Ron Mendoza sa Sun Loves Moon, si Joe Dalde sa Snake Pores, si Divino Pagkatipunan sa Dear Tio Paeng, si Jimmy Naval sa Isinumpang Paraiso, si Roger L. Reyes sa Bzzz, si Marites Armero sa Kabila ng Kalbaryo, si Alkin Pulido sa Pakumbo Patulekbong Jr. o FPJ, si Nino Brillantes sa Sibasib, si Jupiter sa Kara Horse, si Mulawin sa Captain Silahis, si Senya sa E-Tick, si R. Villaray sa Nimrod, at marami pang iba. Sumulat din siya ng isang nobela na may titulong Kokok na hindi siya ang nagdibuho dahil tila inilaan niya ito sa isa niyang former protege na si Clem Rivera, na siyang gumuhit nito at nalathala sa Silangan Classic. Ayon sa yumaong comics illustrator na si Danny Acuña, na naging apprentice din ni Mar Santana, sa kanyang pananaw, si Mar Santana ang pinakaabalahang dibuhista noon at marami itong inaalaga ang apprentice, and no artist could actually rival Santana during his prime. May mga naimpluensyahan ding dibuhista si Mar Santana na naging successful din sa kanilang illustration career. At kung si Francisco B. Kuching ay may clone sa pagdidibuho, may tuturing ding clone naman ni Santana sina Perdi Bambico sa pagiging malapit ng kanyang estilo. At maging ang dibuhistang si Jose Martin Jr. ay sa kanya rin kumuha ng impluensya. Noong 1984, sa Comopeb Gabi ng Parangal sa Comics, nahirang si Mar Santana bilang Best Illustrator of the Decade. Nang magka-tandem naman si Mar Santana at Carlo J. Caparas, naging malapit silang magkaibigan. Kaya kung maraming iginuhit na nobela ang magtandem na Jim Fernandez at Hal Santiago, ganito rin ang magtandem na Mar Santana at Carlo J. Caparas, at karamihan dito ay naisalin din sa pelikula. Ilan sa mga nobelang naikumpile ko na pinagsamahan ng Santana-Caparas tandem ay ang mga sumusunod. Thank you.
Bukod sa tandem nilang dalawa, marami pang nobelang iginuhit si Mar Santana sa panahon ng kanyang illustration career. Ilan dito ay nagawa ko ring i-compile at makikita ninyo ito in alphabetical order. Matagal na ring yumao si Mar Santana. Ganun man, sa dami ng mga obrang ginawa niya at naging contribution sa local comics industry, ang mga ito na rin ang magsisilbi niyang legacy para patuloy pa rin siyang magunita at maalala ng mga taong sumubaybay at nakakakilala sa kanyang mga naiwang obra. Siya si Mar T. Santana, comics illustrator, writer, novelist, ang dibuhistang hinirang na best illustrator of the decade noong 1984 Comapeb Gabi ng Parangal.